yung mga actives na to, while okay ang effect nila sa skin natin on a regular basis, sa ngayon guys, hindi sila okay kasi... Hi everyone! Kumusta kayo? My name is John Angelo. Welcome to my channel and mag-uusap na naman tayo about skincare, skincare, and skincare. So, make sure to keep watching. So, ang topic natin for this video guys is all about how to protect and strengthen your skin barrier. So, itong video na to guys, this is for those na sobrang nai-irritate na yung skin nila sa sobrang daming actives na nilalagay nila sa skin. Yung parang sobrang namumulan na, sobrang humahapdi na yung skin dahil sa paglalagay ng sobrang daming matatapang or malalakas na products. Especially for those na nanggagaling sa mga rejuvenating set. Kung feeling nyo parang nasira yung skin niyo ng rejuvenating set, guys, this video is for you. And with that being said, let us begin. So, unahin muna natin, guys, yung pag-check sa kung ano na ba yung nangyayari sa skin natin. Kapag may nakita na kayong tumutubo na anything unusual, like for example, sobrang daming acne, or parang may nangingitim na sa skin niyo, or if yung sakit or yung hapde, as in hindi nyo na siya matiis, then sis, it's time to talk to your dermatologist. Kasi guys, pwedeng meron na kayong skin condition na hindi mare-resolve ng skincare. Sa mga ganitong problema, the best pa rin talaga ang pagpunta sa isang board-certified dermatologist. Again, I would like to mention na nag-o-offer ng free consultations ang Philippine Dermatological Society or ang PDS. Again, i-check nyo lang yung website nila or yung Facebook page nila para makapag-schedule kayo. Remember guys, sila ang experts dito, mas magagamot nila yan ng mas mabilis, better sa kahit anong skincare na mabibili ninyo sa market. Promise. Now, kung wala naman kayong super malala na nangyayari sa skin ninyo, pero may nakita kayong parang mga small signs, for example, may konting dry spots, or parang may spots kayo na nag-flake na, or parang sobrang nagiging tight na yung skin ninyo, or yung pinaka-common, parang may konting hapde, kahit anong gamitin ninyong skincare, these are the signs na naaapektuhan na yung skin barrier nyo and it's time to take care of it. So para magawa natin to guys, kailangan muna natin alamin ano ba ang skin barrier. So basically guys, yung skin barrier natin, yun yung first line of defense ng skin natin against sa mga masasamang bacteria, viruses, germs, or allergens na pwedeng mag-harm sa skin natin. Now imagine ninyo to guys, and again, nagamit ko na tong example na to, na yung skin natin, para siyang isang pader na gawa sa hollow blocks. So yung mga hollow blocks na to guys, imagine niyo ito yung mga skin cells natin. Diba yung mga pader, meron silang parang palitada or semento sa gitna? No, imagine niyo guys, yun yung mga fats, fatty acids, mga cholesterols, and ceramides in our skin that help keep it intact para hindi mabilis matinag yung pader. Now, yung mga palitada or semento na to guys, these also help keep the skin moisturized and also helps trap water or hydration sa skin natin para hindi mangyari yung tinatawag natin na transepidermal water loss. Now, hindi nyo guys kailangan i-memorize yun. It basically just means na nawawalan ng water or ng hydration yung skin natin, which ayaw natin mangyari yun because we always want to keep our skin hydrated. Remember guys, well-moisturized skin is healthy skin. So ayun na nga guys, maraming mga bagay na ginagawa natin sa skincare ang hindi natin alam na nakakapagtanggal pala ng moisture sa skin natin, which in effect also contributes sa pag-damage ng skin barrier natin. So, isa na dito guys, yung paggamit ng mga harsh products gaya ng mga bar soaps or yung mga facial wash na after mo maghugas, parang sobrang squeaky clean yung feeling sa mukha mo. Yung parang ni isang bahid ng oil sa mukha mo, wala after mo gamitin yung facial wash na yon. Yung mga exfoliating scrubs, isa pa yan, sobrang malala maka-irritate ng skin. And kahit hindi siya scrub guys, yung mga alcohol-based na mga toners or yung mga matatapang na toners or even yung mga toners na merong exfoliants pero wala naman silang alcohol, kahit yun guys, kapag sobrang dalas nyo silang ginagamit,
pwede pa rin ma-over-exfoliate yung skin, thus, may irritate pa rin siya. Now, other reasons that can contribute to this also is yung environment natin. Kapag yung mga extremes, guys, gaya ng sobrang init, or sobrang lamig, or yung sobrang dry na weather, factor din yun kasi na-affect yung skin natin dahil dun. Now, ang isa pang factor, guys, is actually going to be age. Kapag tumatanda tayo, naturally, nagwi-weaken din talaga yung skin barrier natin. Lalong-lalo na if hindi tayo naglalagay ng sunscreen. So ayun, konting parinig lang sa mga hindi pa rin naglalagay ng sunscreen dyan, magbago na kayo. Charot! So okay, dapat sa part na to, guys, medyo motivated na kayong gawing healthier yung skin barrier ninyo. Because now, we are moving on to the ways on how to take good care of your skin barrier. Step number one, for the time being, remove muna natin lahat ng mga active sa skincare routine natin. And yes, guys, kasama dito yung mga exfoliants like AHAs, BHAs, yung mga vitamin C, at yung mga retinols. And to an extent, guys, pati na rin yung mga high percentage na niacinamide serums. Kunyari, yung gamit niyo is yung mga 8 to 10%. Best na itanggal nyo muna talaga siya para safe. Now, ang dahilan nito, guys, is because yung mga actives na to, while okay ang effect nila sa skin natin on a regular basis, sa ngayon, guys, hindi sila okay kasi mas nananaig yung side effect nila na irritating sila. Now again, sure ako na meron na sa inyong nakapag-experience nung naglalagay ka ng active sa skin mo tapos mahapdi siya or minsan namumula pa yung mukha mo. Ayun na siya, guys. That is your skin telling you na nai-irritate na ako, sis. Stop right now. Thank you very much. Now, don't worry, guys. Hindi naman ibig sabihin na forever mo na sila hindi pwedeng gamitin, nasayang na yung mga products ninyo. Sa ngayon lang talaga siya very important to stop. Kasi, guys, ang goal natin is na hindi na ma-irritate lalo yung skin natin para mabalik natin yung skin barrier natin sa dati niyang healthy state. Para mas mag-work din ng mabuti yung mga actives na to by the time na pwede na ulit natin silang gamitin. Now, moving on to step number 2, guys, simplify your skincare routine to just a gentle cleanser, a moisturizer, and a sunscreen. Yun lang muna, guys. Yung tatlo lang and yun lang muna tayo. Na actually, guys, isa sa mga reasons kung bakit nasisira ng iba yung skin barrier nila is precisely because ang dami nilang nilalagay na product sa skin nila. And kung puro actives pa yan, gaya ng acids, retinols, vitamin C, etc., na kinocombine-combine ninyo sa skin ninyo, mas lalong tataas pa yung chances na ma-irritate palalo yung skin ninyo. Kung kaya ninyo, it's best to really just stick to a minimal, simple, bare essentials routine, lalo na kung wala namang ganap or nangyayari sa skin ninyo. Kapag may product kang na-realize na, kunyari, hindi pala siya hiyang sayo, mas madali siyang i-point out kasi iilang products lang naman yung nasa routine ninyo nun. Okay, i-walkthrough ko kayo sa bawat step para alam niyo yung mga specific na dapat gawin when it comes to cleansers, moisturizers, and sunscreens. Now, number one, guys, for cleansers, maghanap kayo ng gentle, low pH or pH balanced cleansers. Meaning, absolutely, huwag kayo magba-bar soap, guys, kasi usually yung mga bar soaps, matataas yung mga pH nun. Now again, kahit na Dove man yan, or sulfur soap, or Kojic soap, lahat yan, guys, matataas ang pH. And yung skin kasi natin, guys, yung pH level niya is slightly acidic. So it's actually best to get cleansers na nasa pH range na yun. And isa pa, guys, kapag naghuhugas kayo or naghihilamos kayo, lalong-lalo na kunyari sa shower, huwag kayo dun sa mga extremes na parang sobrang lamig or sobrang init kasi, guys, mas lalong nai-irritate yung skin natin dun. Now, next, number 2, for moisturizers, guys, use a fragrance-free moisturizer. As much as possible, itry nyo talaga yung fragrance-free para less chances na ma-irritate yung skin natin because, guys, alam naman natin, fragrance is the number one cause for allergic contact dermatitis. So, para safe tayo, push nyo na yun. Hindi naman din mahirap makahanap ng fragrance-free na moisturizer. Sa Mercury or Watsons, ang daming available na fragrance-free. So, with moisturizers, guys, very important ito at this point because isa sa mga main uses talaga ng moisturizers is to help our skin repair and build its barrier. Now, ask any board-certified dermatologist, guys, and they will tell you the importance of
moisturizer and kung bakit ba talaga siya ginagamit sa skincare. Now, for moisturizers, guys, I suggest you look for ingredients na parang yung sinabi ko kanina, yung mga natural moisturizing factors. These are ingredients like ceramides, cholesterols, or even plant oils with fatty acids. So, for example, mga jojoba oil, shea butter, argan oil, squalane, amongst many others. Now, additionally, guys, you can also get a moisturizer with niacinamide instead of yung mga high percentage na niacinamide serums, yung mga 8% to 10%. Kasi guys, usually yung mga moisturizer na merong niacinamide, medyo mas mababa yung percentage talaga ng niacinamide nila. And even at lower percentages like 2% to 5% niacinamide, guys, sobrang helpful pa rin to sa skin natin. And research also shows that niacinamide can help strengthen your skin barrier. Now, most moisturizers, guys, especially yung mga moisturizers na hindi nila nilalagay yung percent ng niacinamide, bihira na lalagpas yun sa 5%. And last but definitely not least, guys, number 3 is to actually use a sunscreen na merong zinc oxide. Kasi guys, yung zinc oxide, not only is it excellent sa pag-protect sa atin from UV rays, pero anti-inflammatory ingredient din talaga siya. It helps soothe sensitive skin. So, super makaka-benefit kayo from that. Ang catch nga lang, guys, is yung ibang mga zinc oxide sunscreens, meron silang white cast. Hindi naman lahat, marami din namang sunscreens na may zinc oxide na walang white cast. Now, at this point, guys, a sunscreen that I can recommend to you na merong zinc oxide would have to be from Kenmake. Ito yung Mermaid Skin UV Gel nila. Now, I mentioned this already, guys, sa best sunscreens video ko. This is actually a mixed sunscreen. This is both physical and chemical sunscreen. This is super lightweight and very, very hydrating to the skin as well. And like I said sa video na yun, guys, this is super perfect kung meron kayong oily skin. Sobrang light lang talaga siya. Now, another zinc oxide sunscreen you can use is actually going to be Face Republic's Purity Sun Essence. Okay din to, guys. This is actually one of my favorites. Although, I would be a bit more careful with this. Kasi yung iba, guys, sinasabi nila na medyo nagkaka-stinging sensation daw sila rito minsan. Now, ako personally, nararamdaman ko rin yun. Pero, mga once or twice ko lang siya naramdaman. And I actually think it's because of the niacinamide. Pero hindi ko sure. But then, if you have the sunscreen, guys, check nyo. If it stings, better to avoid it para hindi ma-irritate yung skin ninyo. Pero kung hindi naman nagsisting yung skin ninyo sa sunscreen nito, then by all means, go ahead. So for all of these guys, yung mga cleansers, moisturizers, and sunscreens, kung kailangan ninyo ng more recommendations, actually, meron akong mga videos sa channel ko for the best cleansers, the best moisturizers, and the best sunscreens. Nakiklik nyo lang yung I button, ilalagay ko sila lahat doon. And if all goes well, guys, in just a matter of a few weeks to maybe a few months, okay na ulit yung skin barrier ninyo. And para hindi na mapariwara ulit yung skin natin, guys, always remember this. Yung dating approach sa skincare na parang effective lang siya kapag matatapang yung ingredients, tanggalin na natin yung mindset na yun, guys. Because it's all about being mild, gentle, careful, and protective with our skin na masasabi nating inaalagaan talaga natin siya. Kung ang driver, sweet lover, dapat ang skincare lover, aalagaan ka at proprotektahan ka araw-araw. So, ayun na siya, guys. If you have any skin barrier experiences you want to share, do put it in the comments below. Magchikahan tayo. Also, if you found this video informative, please do leave me a thumbs up and subscribe for more videos like this. And as always, guys, I will see you in the next video. Bye!